Good morning everybody, welcome to my channel. Summer ngayon at naka-off na naman ako. Ganun talaga kasi po mahina po ang ng hotel namin, hindi pa ganun karami ang guests. Mostly mga naka-check-in pa rin, hindi pa umaalis. But anyway, bumisita po pala ako ulit sa tayo ng mga nakaraang araw. At may mga nakita akong mga kakaibang product nila. At mga product na hindi lang mula sa Thailand, meron din sa Japan, at meron Chinese, China product. At napansin ko, kakunti yung Filipino product. Mostly ang nakikita ko doon ay mga product from sa bansa natin na ang tatak ay Kabalen. Makati, Kabalen. Yun. Bumunta ako kasi noodles lang yung sinadya ko doon. Bumili rin ako ng mga... Yung una na yung pumunta kami ni Trill, bumili ako malaking mangkok. At tapos, nung ako naman ang bumili, ay bumili ako ng noodles. Yun. Ang noodles po kasi ng Thailand ay parang hindi po siya ganun katapang. May maanghang, pero kailangan lagyan nyo ng tubig na madami para hindi mahapli sa tiyan. But anyway, bago ko po ipakita yan, shoutout to Mr. Olivin and Miss Justin Tenorio and sa lahat ng mga hotel workers dito sa Israel, sa lahat ng caregivers at mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat at shoutout po sa DMW at sa mga lugar na kung saan po apektado ng digmaan. At mag-ingat po tayo. Anyway, please watch this. Channel. I am here in Tayo again. At meron pagkain ng Thailand na gusto ko. Lalo na sa mga may nahihirapang pumupo. Ang pagkain ng Thailand ay merong antioxidant. Kaya gusto kong bumili nito. Ito yung nasubukan ko. Kapag kumakain ako nito, ang bilis kong mapupo. Paglulutuin nyo lang yung noodles nila, damihan nyo ng tubig. Okay? Kaya, mga pagkain ng Thailand. Parang Philippines ako, pero mostly kasi ang tinda nila is from Thailand. Itong orange, parang hindi ko pa nasubukan yung orange. Green and ano lang ako eh. Pero nasubukan ko po talaga yung pula at saka yung green. Kaya yung pula at green, yun ang aking bibilhin. Pero mas nagugustuhan ko yung red. Malasa. May calamansi, may hipon, may lemongrass. Ayan. Charan! Delicious! Ngayon naman, susubukan kong bilhin yung kulay blue. Yung blue ay merong halong tuyo. Parang tuyo. Mukhang masarap to ah. Lulutuin ko ito mamaya sa bahay. Bibili ako ng isa at saka ng isang pula kasi yung pula ko mauubos na. Okay! Delicious! Ito naman, may bago silang labas. Ang nakasulat ay Bulldog Bukom yun. Ang flavor niya is cheese. Para sa mga ayaw ng maanghang, itry nyo to. Cheesy! Okay? Meron po sila ngayong noodles from Japan. Gusto nyong itry? Sa mga mahilig sa Japanese noodles dyan, meron ditong ano to? Japan. Made in Japan. Ayan. Non-fried noodles.
shuyu flavor. Ang shuyu is soy sauce flavor. Ibig sabihin yan, ayan, shuyu flavor. Ito naman, tonkatsu, Japanese noodles. Try nyo. Tonkatsu, 18 shekel. Okay lang yan kasi masarap ang pagkain ng Japan kaya medyo mataas ang presyo. Sulit kayo dyan. Try nyo lang. Ito naman, Japanese noodles. Okinawa style. Wapu dashi ramen. Wapu. Hindi pala may meaning ng wapu. 18 shekel. Ayan. Konnichiwa. Ito naman, merong ditong Thai noodles. Ah, Singapore noodles pala to. Pad. Anong klaseng ano to? Singapore noodles. O, diba? 18 shekel. Parang ang dami sa loob. Nakaapat na sa shade. At meron silang pad thai. Try nyo sa mga yung mga mahilig sa pad thai. Ayan. Pad thai noodles. Try ko kaya to. Ano ba? May flavor na ba loob nito? Mukhang noodles lang siya. Walang halo. Diba? Alam nyo ba ang may malunggay dito sa tayo? Sulit tayo dito. Sulit tayo. Bumili na kayo. 10 shekel. Masarap itong gataan. Bili akong isa. Craving ako sa malunggay. May bulaklak pa. Saan ka na? Bili nyo na kasi pagkamagal ito mag-iba ng kulay. Ayan, may okra. 13 shekel, mahal lang. Malunggay. Ihalo ko sa noodles para may gulay naman yung noodles kung hindi ako puro noodles. Okay guys, bumili ako ng noodles. Bala kong haluan ng natural tulad ng malunggay or ng mushroom. Diba? Sarap. Kaso magkano to? 15 shekel ba to? Diba ako nagkakamali? Bakit? Bukas na. Kaya ba to? Bukas. Binuksan siguro talaga nila para hindi makulog. Ayan. Dahil siguro 1 week akong kailan ko magpakabusog na isang linggo. Dahil isang linggo ako magugutom. Ito, ihalo ko sa noodles din ito. Sarap. 6 shekel lang. Dito sa tayo. Ayan guys, marami silang tindang soju at in fairness, ang kanilang kimchi nag-sale. Pumunta na lang kayo sa tayo at tatlong kanbas sa sale siya. And then, ang soju nila sale din dahil unang pagdating ng mga bagong flavor, meron silang sale sa na soju. Parang 3 bote, basta. Ano nila, unang pagdating ng product, nag-sale. Hindi ko na ano kung anong price niya, basta ganun. May strawberry, may raspberry, may melon. Ang daming nagagawa ng Korea. Ang Korea talaga ang bilis sa mga changes. Hindi sila naka-stick lagi in a year sa one. Lagi silang may improvement every 6 months. Yan. Saan ba tayo? Yan o. Diba? Ang ganda ng kulay na soju nila. Ayan po mga product ng Kabalen Makati. Mga kaong. Pang halo-halo. Sa mga mahilig maghalo-halo dyan. Yan, natadiko ako po yan. Medyo mahal pero syempre minsan lang naman tayo gagastos. Minsan lang tayo maghalo-halo. Ayan naman, napagtripan kong bumili ng malaking mangkok. Kasi yung mangkok ko sa bahay maliit. Palagi akong salin ng salin. Kaya isang pakuluan sa isang rice cooker dyan ko ilalagay lahat. Parang kumakain ako sa Korea. Yan naman, lagayan ng ano. Mga sausawan. O, diba? Siyempre, bumili ako ng 2 para may partner. Para kung may makipag-budol pa sa akin ng noodles, di may kasabay ako. Mahal din to, 30 shekel. Tapos yung spoon, parang, hindi ko alam, 8 shekel yata, 6 shekel. Yung mangkok, 60 shekel. Matipay naman siyang mangkok. Binili ko pa rin. Gift ko na yung sa sarili ko. Mahilig po kasi ako sa mga gamit na
art katulad ng Japanese, na appreciate ko yung mga gawa nila. Nakakaiba na mga product. Thank you for watching. Yan. Bumisita na lang po kayo sa tayo para may mga siguradong wala kayong masasabi na wala kayong bibilhin. Sigurado ako na uuwi kayong may bit-bit. At thank you pala kay Nati sa gift na mochi na Japanese. Masarap. Ang palaman ay peanut. Yun, mabait po yung nagmamanish lang tayo. Ayan. Napanood nyo na po. Alam niyo po ba yung tayo Asian store dito sa Beersheba? Isa sa mga paborito kong puntahan dahil syempre may mga pagkain pang Asia. Yung panglasa natin nandun. Mabibili doon. Hindi man lahat doon mabibili pero meron. At meron tayong magugustuhan kapag bumisita tayo doon. Shoutout to Nati and Tire Star. At sa kanyang mga kasama. Sa kanyang store. At sa lahat ng mga Pilipino group member na tayo. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. And shoutout po to Miss Cheche Marie Cancio 8644. Sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog at tumatangkilik, maraming pong salamat sa inyo and God bless us all.